Hello guys, good day. So meron na naman po tayong barya ngayon dito. At ipagpatuloy nating pag-usapan, ito pong pag-review natin sa current price appraisal nitong commemorative coins. Ito po ay mga 10 piso. Ayan, under po sa BSP series. So napag-usapan na po natin itong kay General Luna. Ayan, itong kay General Miguel Malvar. At itong kay Apolinario Mabini. Ayan, so meron pa tayong isang commemorative coin under sa BSP series. At ito naman po ang commemorative coin ni Andres Bonifacio. So ito po ang pag-uusapan natin for today's video. I-update natin kung magkano na ba ang kasalukuyang price appraisal nito, basing po sa palagi natin ginagamit na website na n.numisa.com. At i-review na rin po natin ang kanyang overse at ang kanyang reverse. So yan po ang ating tatalakayin ngayon. Yan, meron pa tayo dito. So bali set po ng commemorative coin. Yan, ito pong kay Andres Bonifacio ang ating tatalakayin. At bago po natin to simulan ay mag-intro muna tayo. Ayan, hello po sa inyo lahat. Good day, magandang araw, mayong adlaw sa internet. At welcome back po sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video, ang pag-uusapan nga po natin ay ito pong mga commemorative coin under po sa BSP series. So napag-usapan na po natin itong tatlo. Kaya mapunta po tayo dito sa panghuling commemorative coin po. Ito po ay taong 2013. Ayan. So ito po yung commemorative coin to commemorate the birth anniversary of Bayaning Andres Bonifacio. So alamin po natin sa video na ito kung magkano na ba ang price appraisal, yung current available price appraisal po nito basing po sa record ng Numista. At bago po natin yan simulan ay maraming salamat nga po pala sa aking mga subscribers. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at sa pagsubaybay dito po sa aking munting channel. Maraming salamat din po sa ating mga OFW at mga senior citizens, sa ating mga kapwa coin hunters at mga coin vloggers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel at gusto mong mga video na katulad nito, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. So ayan guys, i-review po muna natin ang overse at ang reverse, ang harapan at likuran po ng baryang ito. So unahin po natin dito sa kanyang overse. So dito po sa kanyang overse ay syempre naka-highlight po dito ang portrait po ni Andres Bonifacio. Ayan, dito po sa bandang itaas makikita natin nakasulat po ang Republika ng Pilipinas. Dito po sa kaniyang tabi ay ang year of mintage na year 2013. Dito naman po sa bandang gitna, sa right side, ang 10 piso na denomination. At ang pangalan po niya dito sa dulo. At ang katabi po ay ang mint mark. So ito po yung patunay na ang baryang ito po ay gawa po sa Pilipinas. At ang konting trivia lamang po, ang baryang ito po, yung pansinin nyo po yung pagkasulat ng Republika ng Pilipinas, parang or talagang dito po yata inspired ang pagkasulat po ng upper mint mark na 1 peso. Kung mapapansin nyo po, naka-align po ang letter R dito po sa letter I. So yan po ang arrangement dun po sa upper mint mark na 1 peso na NGC series. So ayan guys, counting trivia lamang po. So ayan ang makikita natin dito sa kanyang overse. At punta naman po tayo dito sa kanyang reverse. So dito naman po sa kanyang reverse ay makikita natin dito naka-highlight po, nakasulat ang dangal at kabayanihan. At makikita natin dito ang kanyang signature, ang signature po ni Andres Bonifacio. At ang 150 years, ayan, 1863 to 2013. So ito nga po yung ika-150th birth anniversary ni Andres Bonifacio. At dito naman po sa right side, ayan, makikita natin dito ang silyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At makita rin po natin dito ang monument ni Andres Bonifacio. So yan po ang naka-highlight dito po sa kanyang overse at sa kanyang reverse. So si Andres Bonifacio po ay kilala bilang supremo. Yan, siya po ang nagtatag ng KKK
or kataas-taasang kagalang-galang nakatipunan. Yun po ay layunin na labanan po ang mga Kastila sa pananakop dito sa ating bansang Pilipinas. At siya rin po ay ama ng himagsikan at Revolusyong Pilipino. So yan po ang contribution ni Bayaning Andres Bonifacio para po sa paggamit ng ating kalayaan. So mapunta naman po tayo dito sa Numista at para po i-check natin kung magkano na ba talaga ang price appraisal. So nagtaas ba or bumaba ba ang price appraisal nitong commemorative coin na ito? So check natin guys dito po sa talaan ng Numista. Yan, punta tayo sa numista.com. So n.numista.com at dito po natin malalaman ang current status ng ating barya. So dito guys, yan ang commemorative coin, ang kaniyang prototype. Yan, i-check nyo lamang po dito, yan ang kaniyang features. Yan, ito po ay circulating commemorative coin. Ang taon ay 2013. Yan, at ito po ay bimetallic, so nickel brass ang kaniyang center at copper nickel ang kaniyang ring. So ito po ay non-magnetic coin. Yan, wala ba tayong magnet dito? Yan, check natin. Yan, hindi po ito dumidikit sa magnet. Yan. So non-magnetic po. Yan ang kaniyang weight. Yan. Ito po ay commemorative issue 150th birth anniversary of Andres Bonifacio. Yan dito sa kanyang overse, ang kanyang reverse. Yan. At readed sections po ang kanyang edge. Yan. At punta na po tayo dito sa kanyang current price appraisal. Yan. So bali may apat po na price appraisal as of the moment na makikita natin dito sa record ng Numista. So sa kanyang very fine condition ay 52 pesos. Sa kanyang extra fine ay 60 pesos. At sa kanyang almost uncirculated ay 91 pesos. Dito naman po sa pinakamataas, ang kanyang uncirculated na condition ay 120 pesos po. Ang kanyang highest price appraisal basing po dito sa talaan ng Numista. At ang baryang ito po ay may exact mintage na 10 million. Yan, as you can see. So medyo marami po ang baryang ito. Kaya hindi po ito magkakaroon ng napakataas na value. Unlike po sa mga pinagsasabi ng iba na napakalaki na daw po ng current price appraisal nito. So kapag meron kayong uncirculated na condition, yan yung hindi naka-blister pack, siguro pwede nyo pong presyuhan ng 120. At kapag naman po yung naka-blister pack, ay pwede naman po 150 to 200 pesos. At yan po ay ma-order natin sa online platform dun po sa Shopee at Lazada. So ayan guys, ang current price appraisal po ng baryang ito. So medyo may presyo na rin po ang commemorative coin na ito. Although ito po ay marami nga po, 10 million mintage. Kaya may makikita pa rin po tayo dito ang baryang ito sa ating circulation, lalo na po kapag mahilig po tayong nagko-coin hunting. So ayan lamang guys ang ating update at sana po ay nakapagbigay na naman ako ng kaunting kaalaman, kaunting update sa inyo regarding po dito sa ating hobby na coin collecting. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para update ka sa mga susunod kong videos. And that's it for this video guys, and we'll see you again next time. God bless.